hindi ko po kinakahiya kung anong nangyari sa store ko. Although, hindi lang po kayo siguro yung mga followers ng single parent nakikita or nasabi nila na nagtaka sila kung bakit ganito yung store ko. Din po sa lugar ko, physical na nakikita nila, talagang nagugulat po ang mga tao. Welcome back dito sa aking YouTube channel, Single Parent Lifestyle. At ngayon po, nandito lang ako sa aking tindahan. Kung mapapansin nyo, sobrang busy ako. Kahit na sa kalagayan ko, guys, di ko lang matandaan kung nabanggit ko ba last vlog ko regarding dun sa aking nararamdaman. Ano. So, i-update ko lang na yung nararamdaman ko pala, yung sakit ko is hyperthyroidism. So, there are times na nakakaramdam ako ng panghihina, yung hindi na, pero yung potassium ko, mostly kasi pag thyroidism, hyperthyroidism daw, sabi nila, bumababa yata yung potassium ba? Hindi ko alam. Pero sa akin, hindi. So, normal siya, yung potassium ko is, wala ang problema. Pero, ang naramdaman ko last month, last November is, yung katawan ko, parang feeling ko tatrangkasuhin ako, although wala akong fever, tapos yung hindi ako habas-habas na makakatayo. So, sakit ng buong katawan ko, lalo na yung mga lower extremities ko, like yung legs ko, talagang hirap. So, yun po yung nangyari sa akin, kaya po, ang tindahan ko po, ay nagsara po ng isang buwan. Hindi, kasi nagbukas ako nung pag New Year. So, mga isang buwan na halos. Kaya ang nangyari po guys, yun nga, nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga siguro, di ko alam kung bakit, ang bilis po, ang dami pong nanonood sa last upload ko, siguro, ang dami akong mga followers na medyo naawa sa akin. And of course, kay may nag-message pala sa single parent na Facebook ko, medyo na ano din siya sa kalagayan ko. But okay lang, daming nag-comment sa last vlog ko, pinapalakas ako, nakakayanin ko ang lahat. So, yun nga po ang nangyari last vlog ko, kinikwento ko sa inyo guys, nakita nyo naman, yung tindahan ko po is wala na talagang alos laman. So, kung i-inventory nga namin, yung anak ko, ang laman ko ng tindahan is wala pa nga sa 20,000. Sa totoo lang, hindi na kami umabot ng 20,000. Kaya, medyo konti na lang talaga ang laman. Unti-unti lang po ako ngayon. So, kung mapapansin nyo yan, busy-busy ako, nagtitinda ulit ako ng mga fishball, kikim, fries, cheese sticks, gumagawa ulit ako ng cheese sticks. Talagang unti-unting binabalik ko. Although okay naman po ang pakiramdam ko. May time lang na pag na sobrang napagod ako, although binawal sa akin. Kasi, nakakaramdam po ako ng panginginig ng aking mga paa. So, talagang pinipitong iupo siya. So, ganun po ang nangyari kay single parent lifestyle, guys, na kung bakit, kung ano man po ang ganda ng takbo ng business ko last year. Nung last quarter, medyo naranasan ko po dahil nga po sa mga desisyon na nagkakamali po ako. Okay, so kaya nga sinishare ko po sa inyo, guys, kung ano yung pangyayari. Hindi po ako nahiya, guys, ha. Hindi ko po kinakahiya kung ano nangyari sa store ko. Although, hindi lang po kayo siguro yung mga followers ng single parent nakikita or nasabi nila na nagtaka sila kung bakit ganito yung store ko. Dito lang din po sa lugar ko, physical na nakikita nila, talagang nagugulat po ang mga tao. Kasi before po, napaka-laki. Malaki na po ang tindahan ko ngayon. Malaki naman po talaga. Diba before, kwento ko nga dito ako sa kabila, yung ginawang Lotto outlet na ngayon katabi ng water station. So, yung dating parking, yung garahe bang tawag, ginawa ko na pong buong tindahan. So, mapapansin yun malaki. So, ngayon, napapansin din ng mga tao dito sa lugar namin is, anong nangyari? Bakit wala nang lamang tindahan mo? Dati, dami kong sabit-sabit dyan. Ngayon, wala na po talaga. So, wala nga po akong mga sitcherya. Naamin ko po na wala na po talaga akong puhunan at hindi ko po magawang mag-loan pa sa ngayon dahil nga may binabayaran pa po akong existing na mga utang. So, ito po yung nangyari, guys. Kukwento ko lang po sa inyo. Unang-una kung bakit nagkakaganito ang story ni single parent because unang-una sa decision ko na mali. So, padalos-dalos. So, dapat pala hindi ganun. Yun ang lesson na natutunan ko no, sa pangyayaring nangyari sa buhay ko. Yung maling decision, pabigla-bigla, padalos-dalos, and then wala po akong emergency fund. Wala po talaga. So, that time na kailangan kong pumunta na sa doktor, dinala ako sa hospital, is wala na po kaming pagkukunan ng mga anak ko is dito lang po ako sa tindahan. Then, pasukan po, diba? Buti na lang last December, nahaba po ng bakasyon. So, nakapag, kahit papano, walang pasok mga bata sa bahay lang. So, wala lang, walang gastos. Kaya, lahat po, dito po talaga. Siguro kung wala din po akong sari-sari store, di natin alam, hindi ko po alam kung saan kami pupulutin ng mga anak ko. So, ang nangyari is,
patuloy pa rin naman ako sa ngayon. So, hindi ko naman po kinakahiya kung ganito po yung nangyayari. Basta, ang importante is patuloy pa rin ako. Madalas sinasabi po sa mga comment nyo dito sa last video ko na magpatuloy lang, kakayanin ko yan. Alam ko po, lakas po ang loob ko. Dahil nangyari na rin naman po sa akin before, pero hindi ako nagkasakit nun. Yung ang nangyari is, patalagang hindi pa ako marunong mag-manage ng aking sari-sari store. So, thankful pa rin dahil sa sari-sari store ko, kahit papano eh, di ba, nandito pa rin kami. Kumakain pa rin naman po kami. So, kumakain. Ito po, kinakain ko. Alam niyo pong iniihaw na saging. Yan po. Alam mo nung nagkasakit ako, daming bawal sa akin. Daming bawal. Bawal ako sa maalat, ganyan. Bawal ako sa seafood, bawal sa isda. Alam po ang kinakain ko pag hindi kamote, saging. Tapos hindi ko na sinasaing, pinapaihaw ko lang kasi mas gusto ko yung pag nalagyan na yung chunk ko, medyo kahit paano. Diba? Kasi dami akong bawal sa ulam. Dahil hindi lang po sa hyperthyroidism, kundi high blood po ako. Kahit nakaranas po ako ng before pa ako na nalaman na may sakit pala na gano'n. One day, naranasan ko po umiyak na ako kasi na-feel ko hindi na ako makahinga. Ang bigat sa dibdib, di ko alam. Umiiyak na ako. Hindi ko inintindi kasi after ilang minuto, umuokin ang pakiramdam ko. Pero, yun pa rin, nahihina ako. So, dumating ito, dinala na ako sa doktor. At doon nalaman namin. So, ganun guys yung kwento ko. Ano, hindi naman po ako nagkukwento para kaawaan ako. Or wala naman po sa akin yun. Is gusto ko lang guys malaman ng lahat ng mga sumusubaybay ng channel ko na hindi lahat ng panahon, hindi natin ine-expect na pwedeng may mangyari. No? Yung mga sinatawag na emergency na kung wala tayong cash, wala tayong funds, hirap pala talaga. Lalo na sa sitwasyon ko, alam nyo naman po ang sitwasyon ko. Yung mga anak akong nag-aaral. So, talagang hirap. So, pinipilit na igapang ipagpatuloy natin. So, isi-share ko lang sa inyo guys ang mga plano ko. Kahit na ako yung hanggang ngayon nagagamot ako. Siyempre, sinasabayan ko pala guys ng pag-inom ng mga herbal. So, kung ano po yung mga nasa tingin natin na makakabuti sa katawan natin. And then guys, gusto ko po i-share po nga pala sa inyo. Yung gusto ko po makapag-inspire despite dun sa mga nangyari is... Gusto ko lang sabihin na marami pa po akong plano gagawin itong 2023. Okay, so patuloy pa rin yung pagkitinda ko nga ng mga merienda. And then, bala ko na naman po itong store ko, ilipat ko po doon sa kabila. So, yung water station ko, nag-stop lang last September. Last year, nag-stop na po ako. Tsaka ito, hindi na po ako mag-re-renew. So, bali naka-ready na rin po guys, no? Yung ating, naka-schedule na po ako sa aming... sa Robinson ng renewal sa sinext na po ako ng LGU naka mag-ano ako rin sa January 16. So kasi kailangan mag-online muna. So mag-renew na po ako. Unahin ko 'yan then bago mag-end ang January, ayusin ko na po sa BIR. So mag-file na rin po ako para hindi na po ako nagnapipenalty kasi before na penalty po ako. Okay, so ganun po guys ang mga plano ko and ito pong tindahan ko ngayon. Kaya pinapalakas ko lang pong loob. Balak ko pong gawing kainan. So, meron ako nakita na talagang pinipilahan sa Metro Manila na balak kong ilagay dito. So, start lang muna ako dito sa bahay ko. And then, sabi ko nga, kinausap ko yung eldest ko, yung anak kong panganay na lalaki. Kasi siya na lang po ang nandito sa akin. At saka yung mga kapatid niyang mas bata sa kanya, dalawa. Tatlo na lang yung anak ko na sa akin. Na maganon kami, sabi niya sa akin. Doon pa nga lang daw sa fishbowl, kikiyam ko. Na-stress na ako, nagkakasakit na ako. Paano pa kaya kung dadagdagan ko pa daw yung aking ano. So, sabi ko, kakayanin natin yan, kuya. So, yun ang bala kong gawin, no. Kaya naghintay lang po ako na mag-ipon-ipon lang po ako ng puhunan para maumpisahan ko yung aking naisipang kainan dito. So, malaki naman po itong pwesto ko. So, gawin ko lang siyang kainan. Kahit ilang lamesa lang. Then, ibabalik ko na, although mataas ng uling, nagbalak akong ibalik ko na po yung pagbabarbecue. So, kailangan siguro mag-hire lang ako na per hour ko na lang ng tutulong dun sa pagtuho para hindi po ako masyadong mapapagod. So, ganun po ang plano kong mangyari itong taon ng 2023. So, kailangan ko pong magpatuloy, kailangan ko pong gumawa ng paraan para, di ba, makapag-ipon tayo, makakakuha tayo ng ibang source, no? Ibang income, source of income natin. Kasi nga, kung tindahan lang, wala na tayong stocks, kukunti na lang, kung may benta ako, niro-roll ko lang. So, sorry guys. Ang mangyayari is, gusto ko lang i-share sa inyo yung journey ko, no? Yung journey ko ngayon, sa lahat ng mga ano na dapat
huwag tayong sumuko hangga't may buhay, may pag-asa pa na pwede nating maiahon yung ating maliit na negosyo. Kung nangyari man na nalugi or humagsak, patuloy lang tayo. Dahil marami naman po sa mga napaka-successful na negosyante. Or di ba, hindi lang naman sari-sari store. Maraming mga negosyante na nag-start sila, then medyo lumago, then bumagsak. Pero pag negosyante ka talaga, hindi ka pwedeng sumuko. Patuloy lang hanggang marating mo kung ano man yung mga pangarap natin. So, ganun lang po, guys. Kaya, make sure na lahat ng bagay, lahat ng ginagawa natin ay pag-isipang magbuti. Huwag basta-basta gumawa ng desisyon na halos hindi pa kakayanin ng ating budget. So, yun ang mga pagkakamali ko. So, nabanggit ko naman last video ko or yung mga nakaraan ko, ano yung pinag-investan ko na akala ko po malaking makakatulong. Yung pala'y isa pa sa mga nagpapabigat sa akin. So, hanggang dito lang muna, guys, ang aking share sa inyo. At yun nga, sanay subaybayan niyo pa rin po ang single parent lifestyle. Ipakita ko po sa inyo at hindi ko po kinakaya kahit ano po igagawin ko para lang po maibalik ko po yung dating tindahan ko. Okay, so kahit na sabi ko nga kanina kumuha na ako ng permit sa HOA, sabi ko nga kahit wala nang laman tindahan ko, magre-renew ako kasi kailangan patuloy ako. Hindi ako pwedeng tumigil kasi dito lang po ako nabubuhay, dito kami nabubuhay ng pamilya ko sa sari-sari store ko. So for ilang taon po, dito lang po, sari-sari store lang po. Ang nagtaguyod, siya po yung nag-umpisa, paano ko nagkaroon ng loto outlet, paano kami nagkaroon ng tubigan. So, start kami sa tindahan. Okay? So, sa lahat ng mga nangangarap na magkaroon ng sari-sari store, patuloy lang. Go mo lang yan. So, ganun lang. Basta, make sure na ingatan ang mga sarili kasi hindi po madali pag tayo nagkakasakit. Yun ang pinakamatinding kalaban po natin. Diba? So, ingat-ingat po sa lahat. At syempre, huwag mo po natin kalimutan magdasal, magpasalamat sa taas. Dahil siya po, ang lahat ng bibigay sa atin. Kung ano man yung mga biyayang natanggap natin sa araw-araw. So, hanggang dito lang muna ako, guys. At magkita-kita po tayo uli sa kasunod ko po mga kwento. Okay, so, naiyak kasi ako kayo. Sinisipon ako. Okay, so, kakain na muna ako ng saging. Medyo nasunog, guys. Mahal po ito. Alam mo siya kasi bawal din ako sa may mantika. Hindi naman may ihaw. Malagay ng margarine. So, sa mga Bisaya, alam na alam nila to. Noong mga ganito. Kasi sa Bisaya, tawag naman sila nito, ginangan. Inihaw dito, no? Inihaw ng saging. Noong tag-ulan din last year. So, nakita niyo naman siguro na, hindi ko alam kung may video ako na talaga nag-ihaw-ihaw ko ng ganito. Malakas po ang binta. Bye-bye muna, guys. Ingat po tayong lahat. At saka, yun pala, shoutout sa lahat. Ang mga pa-shoutout ko pala sa lahat ng sumusuport sa last video ko. Sa next video ko po, nagpapasalamat ako ngayon pa lang po. Nagpapasalamat ako dahil umabot na po ng 5,000 views ang aking last upload po. So, last 3 days. Kaya thank you so much po sa lahat ng nagbigay ng palakas sa mensahe na talagang ini-encourage ako na magpatuloy. Salamat sa lahat. Saka sa mga nagtiwala, salamat. So, hanggang dito lang muna, guys, and see you again sa kasunod ko pong videos. Bye-bye!